Sa ating kasaysayan, marami tayong kilalang mga bayani ng Pilipinas na lumaban upang makamit ang kalayaan ng bansa. Nariyan si Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, at marami pang iba. Pero hindi mo ba naisip si Trinidad Perez Texon bilang isang bayani ng Pilipinas? Maaring hindi, kasi karamihan siguro sa atin ay hindi siya kilala. Pero paano nga ba maituturing na national hero ang isang tao? Heto. Nag-set ng 6 na kriteriya ang National Heroes Committee. At si Trinidad Perez Texon ba kaya ay pasok sa mga kriteriya na ito? Halina't panoodin natin ang kasagutan sa News Time. Chika, ako nga pala si Chen dating galing ang inyong abang lingkod, ang mga kasama ninyo ngayong tanghali upang maghatid ng balita. Ito ang News Time. Si Trinidad Perez Texon, isang kangahangang babae na dapat ang halin bilang isang bayani dahil sa katapangan nitong taglay. Sa ating pagbabalik kasaysayan, tinagurian siyang Mother of the Act na Bato at Mother of the Philippine Red Cross. Halina't tunghayan natin ang buong detalye ng balita kay Chika Doris. Chika Doris? So ayun nga, Che, narito ako ngayon sa San Miguel de Mayumo, Bulacan, kung saan lumaki si Ms. Trinidad Perez Texon o kilala bilang Trinin, isang Bulakenyang palabay. Ayun nga dyan sa mga nakalap kong impormasyon, dapat daw itong si Ms. Texon ay ituring na isang national hero o isang bayani ng Pilipinas. Hinggil sa mga pinagdaanan at nagawa nito para sa Pilipinas. Mula daw noong maliit pa, punong kabataan ni Ms. Texon, sanay na siya sa paghawak ng iba't ibang uri ng mga sandata, kung saan hasang-hasa na siya sa paggamit ng mga ito. Kinalakihan na niya ang paggamit ng mga sandatang ito sapagkat magagamit daw niya ito sa kanyang paglaki at sa oras ng kanyang kagipitan upang maipaglaban ang karapatan ng mga tao. Dahil nga sa angking katapangan niya, kapag nagkakaroon ng kaguluhan sa kanilang lugar, kapag may mga lumulusob ng mga gwardiya sibil, siya ang tumutugis sa mga ito. Sa kanyang angking katapangan ay lalo pang napatunayan sa panahon ng himagsikan. Sumali si Ms. Texon sa katipunan noong 1895 at siya lamang ang tanging katipunerong babae ang ipinirma ang sariling dugo sa dokumento ng panunumpa. Bihasa na siya sa mga nasyonalismong ipinaglalaban ng samahan sapagkat isa siyang mason. Hindi takot at walang bakas ng pangamba ang mga kilos ni Ms. Texon. Kaya kasama siya at isa siya sa mga nakikipaglaban para makamit ang kalayaan. Kung saan ang buhay niya ay palaging nasa bingit ng kamatayan. Sa pagputok nga ng himagsikan, iba't ibang hukbo ng sandatahan ang sinamahan at sinaniban niya sa kaniyang pagkikipaglaban. Isa na sa labanang ito ay nasumanib siya sa hukbo ni General Mariano Llanera upang ipaglaban ang bayan ng San Miguel. At nang itayo ang Biak na Bato, ito ang naging headquarters nila kasama si Emilio Aguinaldo. Ang Biak na Bato ay nagsilbi para sa mga may sakit at mga katipunerong sugatan. At si Texon ang kanilang ginawang tagapamahala nito. Noong lusubin ng mga Espanyol ang bayan ng Israel, nakipaglaban siya sa pamamagitan ng pagsama sa pwersa ni na General Isidoro Torres at Maestrong Sebio, isa sa pinakamalagim na labanan. Gayun din, hindi natapos ang pakikisangkot ni Trinidad Texon ng hisahimagsikan laban sa mga Espanyol. Sumanib siya sa pwersa naman ni na General Gregorio Del Pilar, labanan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. Bilang huling pakikipaglaban niya, sumama muli siya kina Tomas Mascardo at Jose Alejandro laban muli sa mga Amerikano. Sa kaniyang pakikipaglaban, buhay niya ang nakasalalay dito. Minsan pa nga sa kaniyang pakikipaglaban, nagpanggap siyang patay upang makatakas sa mga mananapo at may labanan din na nasugatan ang kaniyang binti pero hindi ito naging hadlang upang tumigil siya sa pagkamit ng kalayaan.
Dahil sa kahusayan at kabaitan niyang taglay, sa pamagitan ng kanyang walang sawang pagtulong at panggagamot sa mga katipunerong nasusugatan sa may Biak na Bato, tinagurian siyang Mother of Biak na Bato at Mother of the Philippine Red Cross. Sa pagpapahalaga ng mga Ambang ni Trinidad Tekson sa kasaysayan ng himagsikang Pilipino, kinilala siya ni Aguinaldo, Llanera at Delphine Scaville maging si Melchora Aquino, hindi lamang bilang tagapag-alaga ng mga may sakit at may mga tama ng bala, kundi sa kaniyang mga naging ambag bilang tunay na revolusyonaryo sa panahon ng himagsikan. Iyon lamang ang aking hatid na mga balita sa inyong mga kachika. At kung mapapansin ninyo ang aking damit, iniayon ko ito kay Miss Trinidad Tekson bilang pagrespeto sa kanyang katapangan at pagmamahal sa ating bayan. Ako nga pala si Ched Dating Galing ng News Time. Live sa San Miguel de Mayumo, Bulacan, nagbabalita. Balik sa'yo, Che. Maraming salamat sa mga hatid mong impormasyon, Chika Doris. Tunay naman niyang kahanga-hanga itong si Miss Trinidad Perez Tekson. Grabe ang naging katapangan niya. May tuturing siyang bayani ng Pilipinas dahil sa mga naging kontribusyon niya sa ating bayan. Maging sa may pinaglalaban niya, hindi lamang bilang babae, kundi bilang Pilipino. Masasabing hindi pangkaraniwan ang katapangan at katatagang ipinakita ni Trinidad Tekson sa panahong kinailangan ng bayan ang kanyang kakayahan, halos hindi ito nagpahinga sa pakikiisa sa mga pagkilos kasama ang himagsikan. Ang ipinakitang dedikasyon ni Trining o ni Miss Tekson ay maituturing na ambag para sa himagsikan at maging sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Naipakita niya ang kanyang damdaming makabayan na nagtulak sa kanya upang maghimagsik sa kolonyalismo at mapalaya ang Pilipinas sa pagkaalipin mula sa mga dayuhan. At mali, ito na po ang hatid naming mga balita sa tanghaling ito. Naway may nalaman kayo sa kasaysayan natin. Ako nga po muli, si Che Dating Galing ng News Time. Maraming salamat, hanggang sa muli!